bashing nagiging rampant. Okay. Diba? Hindi po nakakahulugan that they are public figure ay may karapatan na kayo, no? Okay. Para gumawa ng mga issues na walang katuturan. Lagi nyo pong dapat tandaan na merong karampatang parusa po doon sa mga gumagawa ng issue na hindi kaya pong patunayan. Nandito po tayo on Just to Spread What? Positivity ano, dito parang boy, malapan sa mga bashers. Correct. Itong katanungan ko sa iyo, ilang pieces ka kumain ng diwata para sa overload para lang matry po ulit? I'm so busy. Okay. So the thing is, I promote diwata through my blog written of the story. Yeah. And the product, yung ko lang talaga siya kasi gusto ko nga matutukan, sabi, di ba, the issue nagsared on the QC. So okay. Tinayo ko, I'm from Valenzuela pa, pero tinayo ko itong QC. Okay. So, and at the same time, may event po ngayon, di ba? Yeah. Oh, yan. So, ito po yung magandang positive istorya na dapat maging inspirasyon sa bawat isa na minsan kang nangarap at yung pangarap mo hindi na lamang dapat kung hinto sa basta pangarap mo kung hindi. Di ba, Tito Boy? Correct. Ano pa? Marami sa ating mga kababay nagtatanong, ilang beses ka nasaktan sa isang pagmamahal? Hindi po ako nagde-dwell on my negative side. Mapalad po ako dahil I have a lot of happy hormones. Di ba, Tito Boy? Correct. I have a lot of happy hormones. Yeah. Bibihira po yan sa tao. Pero ilang beses kang nakaubos ito? Ilang beses kang nakaubos ito? Okay, ganito. Para po sa, it's not because unlimited rice aabusuhin mo. Yes. Since I know my capacity, isa lang po talaga ako. Hindi ako abusadang tao. Correct. Actually, gusto ko lang kumain, pero dahil gusto ko yung kausap si Tito Boy, mamaya ako yung pagpapatuloy. Baka mamaya may ibang interpretation. Hindi ko kainain. Lalamunin ko po yan. Oh, yes. Diba? Siyempre, andyan nakatutong sa atin mga baser dahil ang diwata paso overload, andyan lagi lagi silang nagmamahal sa atin, mga katulad mo. Kapatid, itong huling katanungan, ilang beses ka pabalik-balik dito sa diwata paso overload? Ilang beses na din yung pabalik-balik? Tanong mo. Okay. Tanong mo, Tito Boy. Natanong ko na yung kanina. Ito pangalan. Ah, yeah. I wrote a story of the buhay ni diwata. Okay. That's the reason kung bakit ako nakilala. Ito, yung product itself niya, ito na yun. Ngayon pala ako magbe-verdict. Yun. Okay. So para, you have the substance, dapat you undergo it. Sa research kasi, dapat lumulubog ka talaga. Totoong tinitikman mo. Ayan. At yung totoong sasabihin mo, yun yung base sa kung ano yung panlasa mo. Hindi yung gagawa ka ng story. Diba? So sa kagaya ko ba, totoo, diba? Okay. Energy. Ano pa? So kapatid, ayun ang opinion ng isang nating kapatid na talaga naman, talaga nagpakatotoo siya, hindi siya nagpaka-plastic. Talaga inilabas na yung buong detalye, ang buong katotohanan. Dahil one-on-one interview natin, kapatid, maraming salamat sa napagod kami. Panayam na ibinigay mo kay Tito Boy Abandon. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Kaya guys, dito sa Diwata Pass Overload, mamaya lalabas si Madam Diwata. Aambusin natin na interview. Kaya naitay, ngayong hapon, pahiram ng isang oras, live na live, walang kukurap, walang pipikit. Kapatid, meron ka ba sasabihin? Ay, syempre Tito Boy, this is Madam UK Aileen Biglang Awa po. Maraming salamat po. Isa po sa hinangaan ko, yung mga tao, kagaya po nila, yung mga vloggers na very down to earth. May mga na-meet na ako na very down to earth noong last time. Sila po yung mga tao na hindi po sila sumusweldo pero tumututok sila sa storya na pinaniniwalaan nila. Para po sa akin, ang taong tumututok sa magandang istorya na napapanood ng maraming kababayan natin, wala pong kapantay na halaga yan. Yan po ang totoo. Sa mundo ng vlogging. Napapagod na tayo dito po. Yes, dahil nag-trending pa ngayon. Ayan. Ano pa? So, huling panayam ko sa'yo dahil hindi magandang idol na idol mo si Madam Diwata. Talagang hindi mo binibitaw, hindi ka bumibitaw sa kanya, lagi mo sinusubaybay si Madam Diwata. Hindi mo siya isinusuka, lagi mo nilulunok. Pakisabi mo, paki-explain. Yung tumira ka sa tulay. Yeah.
na ang haba ng panahon mo nakibaka. Yeah. Sa negosyo, sa mga sinalihan niyang contest. Yeah. Bibihira yung taong nagpapatuloy na ang layunin pa ay makatulong ng marami. Oh, yes. At challenge sa lahat ng taong natulungan niya, that nagpapatuloy challenge pa rin siya. Kahit sa kabila na ang dami nagbabasya kanya, nandiyan pa rin siya. Okay. Pag gusto kanya, gusto kanya. Yun ang nakita ko sa kanya. Even though wala pa kaming close counter kasi mabilisan lang. Pero through gesture, nababasa mo ang totoong ugali ng isang yeah tao. Hindi siya plastic. Kasi naman, di ba, Tito Boy, pagpagod ka ba? Kailangan mo ba bang umiti? Alam na alam naman alam na nandadaya ka. I'd rather be called rude. Kasi yun yung totoo. Kaysa sa tumatawa ako, hindi naman pala yun ang totoo. You okay get my point? That's the genuine of dewata na dapat nating hangaan. Kaya nga importante kapatid, suporta na lang natin ang mga nagtitinda ng parasan dito yeah sa buong Pilipinas. Yeah. Sa, dahil sa daming nagtitinda dito ng parasan sa buong Metro Manila at sa Pasay, kung saan sa mansulok ng Pilipinas. So anong may babay mo dahil sa dami nating mga parasan sa buong... Let's just be thankful yeah kasi lumika ng maraming trabaho. Yung economy natin, ang dami walang trabaho, hello. Dito sa parasan, walang... a level ng pinag-aralan, basta you have the skills na magsilbi or you have talent in cooking, perhaps they gonna train you, di ba? Lumili ka ng trabaho at sumigla ulit ang social media. Kasi ang content ng mga nagko-cover kay Diwata yeah is no fake, no script. At hindi it's sila natutulog, hindi sila natutulog. Oh my God, hindi natutulog ang mga kuya! Nakantabay sila, nakantabay sila, kapatid. Nakantabay sila. Wala mo makinig ni Diwata, totoo ba yan? Nakantabay sila, oo. Hindi lang ang matulog. Oo, pakipaliwanag ko sa kanila. Hindi ko pa sila na-observe dito. Yeah. Kasi nung time na sa Mega Mall, iilan lang yung mga vlogger na na-meet natin. Yeah. Na hinangaan ko kasi sabi ko, ah, ito sila. Yung like yung Gatas team, ay si Kuya Ades, at saka yung si Kuya Art. Dalawa lang na-meet ko. Sorry. They are so down to earth. Hindi sila mayabang kasi like, natikit ka sa sikat, di ba? Minsan ikaw, para kang langaw eh. Sa ibabaw yeah ng kalabaw. Hindi ko na lalayo si Tito Boy, very approachable. At alam natin, you're so dikit kay Diwata. Remember the interview, yung blush on mo, yeah. Tito Boy, patuloy siya. Kahit na mamaos na siya, nagbibigay ka pa rin ng mga makaulugang kwento. Diba? Sa ating mga vlogger. Alam mo yung mga ganyang katagal ng paghawak, diba? Para pagtuunan ka ng pansin. Oh. Ay, saludo po ako sa inyo. Hindi po madali ang trabaho ng isang vlogger. Meron ka ba gustong pasalamatan sa kanila? Sige. Si Kuya palang inamit ko eh. Si Kuya. Okay. No? And the rest, parang familiar naman po. Yan. Familiar naman sila just because they cover. Gusto mo sila isa-isahin? Okay. Isa-isahin? Ano naman yung isa-isahin na? Yan, Tito. Katanong kay Mama. Bibilo Kitchen Show, papalo naman. Ayan. Si Tita ba is a vlogger din? Ayan. Kaya dito, kayo magkakasama. Nice meeting you, Tita, ha? Opo. Sige. Sure. Ito, isa pa. Thank you, boss. Patayin mo siya. Makasikat na yan, mga yan. Sikat mga yan. Makasikat na yan. Para ako, hindi ako sikat, eh. Sila, makasikat na sila dito. Ito, boy, abandon. Yeah. Pa-shoutout lang po yung aking, Rodolfo Millan Jr. from Ilocos Sur. Rodolfo? Ayan po. Personal vlog po. Rodolfo personal vlog. Rodolfo Millan Jr. po. Millan. Rodolfo Millan? Millan Jr. Millan Jr. Opo. Shoutout ako kay Rodolfo Millan Jr. Ay, hello. Shoutout. Ipalo nyo ang ating mga nagbablog. From Ilocos Sur. From Ilocos Sur. Naku, grabe. Saludo kami sa mga taga Ilocos Sur. Shoutout, baby Ilocos Kitchen Show. Maraming shout. Baby Lo Kitchen Show. Ayan po mga shout out ako kay Baby Lo Kitchen Show. Kitchen Show from Dumaguete. Negros Oriental. Maraming salamat sa pagbablog dito. I love it. Shout out na lang po sa mga viewers and followers natin.